Alright, ngayon sa mga kabagis, Jubilito TV official po at ito na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val, Santos Matubang, kay Ate The Vlogs, Kalingap Rab, Rowell of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga kalingap partners. Ayan po, mega love shoutout po sa inyo lahat. Ito na nga mga kalingap at kabagis, no? Isang mabilisang reaction video lang po. So for today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at pagbibigay ng opinion dito po sa naging live streaming no ni Brother Pa Sagot sa mga nagkumawa po ng reaction video sa kanya. To give you a context mga kalingap at kabagis, no, last 2 days ago or nung Sunday po ay nag-upload si Brother Pa as ng isang interview sa tatay ni Vianse, no, na may title pong Kumusta si Vianse bilang isang anak. So ito pong video upload na ito ay sabihin na natin medyo nag-viral ng konti, no? Dahil kung titignan po natin sa Social Blade, mga kalingap at kabagis, nung araw na iyon ay nakapag-gain po siya ng almost 17,910 views sa video upload na yon. Dahil syempre po, Vianse po yan. Viral po yan, mga kalingap at kabagis, no? Kwentahin natin yung average na kinita niya nung araw na yon nung in-upload niya po. Yung interview na yon sa tatay ni Vianse. Let's say, $17, mga kalingap at kabagis. Magkano po yun? 998 pesos. Pero as of now, nasa 20,000 views na siya. Let's assume around $20. So, more than 1,000 pesos, mga kalingap at kabagis. More than 1,000 pesos po ang kinita ni Brother Paas doon po sa interview niya sa tatay ni Vianse. At dahil nga po dito mga kalingap at kabagis, ay meron po tayong mga kasamahang reactor na nag-react. Bakit daw po ginawa ng reaction video or bakit daw po binitis ito pong tatay ni Vianse, ni Brother Paas. Dahil bawal daw po yun, nasa rules po. Yes, nasa rules po yun mga kalingap at kabagis, no? Na bawal po ang BTS. Pero ang tanong mga kalingap at kabagis, sa mga kasamahan ko bang reactor? Tinanong po ba natin si Kuya Bal Santos Matubang? May bas-bas ba ni Kuya Bal itong pag-interview ito? Dahil alam naman po natin nakasakasama palagi ni Kuya Bal Santos Matubang itong si Brother Paas. At sa tingin ko po mga kalingap at kabagis, no, hindi po gagawa ng mga bagay-bagay na ikasasama ng imahe ni Brother Paas na bigla-bigla na lamang po siya mag-upload ng mga ganito. Although alam niya po yung rules na wala pong basbas ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito lang naman ang tanong ko sa mga kasamahan ko pong reactors na gumawa ng reaction video kay Brother Paas. Although, sa live streaming niya ay inamin niya na po na nagkamali siya at hindi lamang po siya. Ang nagkamali ay pagkakamali pa rin po yun. Hindi ko lang alam kung talagang para matapos na ang issue ay sinabi niyang nagkamali na siya. Pero pakinggan po natin si Brother Paas, mga kalingap at kabagis, no? Kung ano naman po ang kanyang saloobin sa mga reactors na gumawa po ng reaction video dito po sa 1,000 pesos na video upload niya kay tatay ni Vianse, mga kalingap at kabagis. No? What is 1,000 pesos, mga kalingap at kabagis? Just imagine, kumbaga parang tulong na lang kay Brother Paas, hindi naman po ganun katas ang views ng channel ni Brother Paas, mga kalingap at kabagis, no? Kung titignan po natin sa Social Blade muli, ang kanyang channel, last 30 days ago, 155,000 views, which is more than 5,000 pesos po, ang kinita ng kanyang YouTube channel. Pambayad ng bills, pambayad ng kuryente, pambayad ng internet, 5,000 pesos. Ewan ko. Panoorin na lang po natin to. Brother, matulog ang isang beses ko lang nagawa yun, ano? Pero ang bilis, ang tulog. Agad-agad may reaksyon. Basta mali. Marami pong makakapansin, no? Pag sinabi nilang bawal sa rules, tapos mali. Talagang mabilis pong gawa ng reaksyon, kahit sino ka pa. Pinagtataka ko lang, bakit dun sa mga karamihan sa staff ni Kalinga Prab, ay hindi po nila magawa ng reaction video. Na karamihan po talaga ay BTS. Bakit si Brother Paas ang napili pa? Pasensya ka na, brother, kasi nagkasala ka.
hindi na kailangan pang ipaalam sa buong mundo na nagkamali ako. Ang dami dyan kasama akong mga vlogger. Sobra pang ginagawa. Bakit di ang ano ko lang, punto ko lang, bakit di nila nireaksyonan sa aking bakit si bakit si brother Paas na napakahina ng views ang pinupunteriya? Gawin natin ang reaction video. Ang dami dyan. Stop ni Kalinga, brab. Bagay na nagkawa ko para bang pasang ko lang ang mundo. Kung makapagbas pa, grabe. Pero sabi ko nga, hindi po ako nahiya na nakagawa ko ng pagkakamali. Wala namang puntaong perfecto. Lahat tayo. Exactly. Kahit sa mga reactor po, wala pong perfecto. Kakamali. Sabihin na natin, ako'y kasama ko si Mal. Nakagawa ako ng labag sa batas. Which is, ang hangarin ko lang naman dun eh. Sana ma-vlog ko si Kuya para madagdagan man lang ang view. Wala naman ako ibang hangarin. For 1,000 pesos, mga Kalingap at Kabagis, no? For 1,000 pesos, kumpara doon sa mga reaction na ginawa sa kanya, na kumita na mas malaki sa video upload ni Brother Pahas. So, mayroon lang talaga mga mahilig magsumbong, pinalalaki yung sumbong. Exactly. Pero yung pong, ano na yun, hindi ko po yun kailangan pang i-depend yung sarili ko, no? Aminado naman po ako, even sa aming group chat ng mga BSM. Aminado naman ako kasi hindi lang naman ako nagkamali, lahat naman kami. Sila nag-BTS, ako hindi. Yun nga lang, dumiskarte ako. Which is hindi ko alam na hindi pala pwede i-vlog si Tatay Birando. Ang problema ay, ang lumaki kaagad ng issue eh. Sumisig. Sa halip na ako ay tulungan ng kasama ko eh. Parang nangi-insulto pa, sikat ka. Sa anong paraan, sikat sa kapagawa ng mali. Bakit sila ba di nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali. Tama. Ako hindi ako nahiya na ako yung nakagawa ng violation. Kahit pa lahat ng reactional ako na lumabag sa rules. Okay lang yun. Totoo naman eh. Ba't ako magagalit? Okay, mga Kalingap at Kabagis, no? Para po sa full video, panoorin na lang po natin sa official YouTube channel ni Brother Paas. Aminado yung mama, nagkamali siya. For 1,000 pesos video upload, ay grabe po yung pangpabash na nareceive ni Brother Paas. Nakakalungkot lang isipin, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang daming malalaking channel dyan na talagang pag nag-content sa mga angels ni Kalingap Rab, ay limpak-limpak ang views na hindi po napapansin ng mga iba nating reactors. Yun lang naman po ang katanungan ni Brother Paas. Maraming iba dyan, bakit siya po yun na punteriya? Which is correct, mga Kalingap at Kabagis. Tama po si Brother Paas. Bakit siya po ang pinunteriya? Diba? Tsaka tanungin na lang po natin sa sarili natin. Gagawin ba ito ni Brother Paas na walang basbas ni Kuya Bal Santos Matubang? Tanong po natin si Kuya Bal, mga Kalingap at Kabagis, no? Tanong natin, may basbas ba galing kay Kuya Bal sa pag-upload na yon? Or kung wala man, mga Kalingap at Kabagis, no? Bakit si Brother Paas na napakaliit ng views na gumagapang ang kanyang YouTube channel sa views ang napunteriya tapos yung nag-reaction pa ang mas mataas ang views? Yun lang naman, wala naman po sama ng loob sa mga nag-reaction video kay Brother Paas, no? Dahil syempre, talagang ini-implement po nila yung rules na bawal ang BTS or bawal po ang pagganyang klase ng interview. Pero kung tutuusin, kung si Beyonce ang in-interview, maniwala pa ako mas malaking issue yan. Kasi po, direct or siya po talaga yung beneficiary, siya yung kino-content. Pero sa mga magulang, co-beneficiary sa mga Kalingap at Kabagis, not a big deal para sa akin po, no? Para sa akin lang po, it's not a big deal. So yun, mga Kalingap at Kabagis, yun lang po ang ating reaction video for today. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano po inyong masasabi, opinion, reaction. Dito po sa sagot ni Brother Paas sa mga kapwa ko po reactors na nag-reaction sa $20 video upload niya na 1,000 pesos. No? Ang bili lang sana ng gamot ni Brother Paas. Alam naman po natin may karamdaman si Brother Paas, mga Kalingap at Kabagis. So yun lang, hanggang dito na lang po, mga Kalingap at Kabagis. Jubilito TV official po. As I always say, peace, God first, God bless po. Bye-bye.